lahat ng mga gulay ay nasa awiting bahay kubo. Sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, ang mga gulay ay makukuha mo sa paligid lamang. Maraming klase ng halaman doon ay pwedeng kainin, at hindi ka mamumroblema sa pambili dahil ito ay libre. Hindi ka rin magugutom basta't ikaw ay madiskarte sa buhay, at walang arte pagdating sa pagkain. Inuulit ko, ang mga halamang ito na pwede mong gulayin, ay maaari mo lamang pitasin sa paligid. Ngayon, pag-usapan natin ang mga gulay na ito. Ang pako ay karaniwang tumutubo sa tabi ng ilog o sapa. Madali itong makilala dahil sa malabaluktot nitong talbos at maliliit na mahahabang dahon. Ginagawa itong ensalada, masarap din itong iluto sa gata lalo na pag may kasamang isda, suso, kuhol o alimango. Sa katunayan ang pako ay karaniwang tumutubo sa mga probinsya ng Pilipinas. Mayroon din ito sa ibang bansa ngunit iilan lamang ang kumakain ito. Mas marami nito sa mga probinsya kung saan maraming ilog at sapa. Mas nabubuhay ang mga ito sa mga mahalumigmig na lugar. Ang bunga ng lubi-lubi ay parang mumunting bunga ng punong nyog na siyang pinagkunan ng pangalan nito. Marami nito sa Bicol Region kung saan ginagawang gulay ang halamang ito. Hindi ito mabibili sa mga tindahan bagkus pinipitas lamang sa gubat ng mga taong gustong manguha nito para ulamin. Ang puno ng lubi-lubi ay mahaba at kadalasang ginagamit na pambakod sa mga kabahayanan. Ang maganda rito, ay madali itong mabuhay mula sa pagkakabakod nito. Mahahaba na malapad ang dahon ng lubi-lubi. Kulay berde ang dahon ngunit kulay brown ang mga talbos. Pwedeng lutuin na may kasamang gata ng nyog ang talbos nito. Ito ang kamansi na parehong-pareho ng langka. Mas maliit nga lang ng kaunti at pabilog ang hugis nito. Gaya ng langka, ginagawa din itong gulay habang hindi pahinog. Ang kamansi ay masarap gawing ginataang gulay gaya ng langka. Mas madami nga lang buto ang kamansi kumpara sa langka. Hindi naman nagkakalayo ang kanilang lasa. Kung ang puno naman ang pag-uusapan, ay mas mataas ang puno ng kamansi at may mas malalaki at malapad na dahon. Tumutubo ang mga ito madalas sa mga kagubatan lalo na sa mga probinsya. Kung may pinagmamalaking laing ang mga Bicolano, mayroon namang dinding na aba o paksiw na aba ang mga Ilocano. Ito ay isang uri ng lutuin na mula sa maliit na uri ng gabi. Ang lutong ito ay kahalintulad ng sinigang. Mas maasim, mas masarap. Kadalasang tumutubo sa tabi ng sapa at ilog ang aba. Ang pinakatalbos nito ang siyang ginagamit sa pagluluto nito. Maari din itong lutuin ng may gata o ginataang aba. Payo lamang sa pagluluto nito, mas mainam na huwag masyadong haluin, upang maiwasan ang pagkati ng iyong bibig kapag kumakain ito. Likas sa bansang Pilipinas, Indonesia, at kalapit na bansa ang halaman bago, ngunit iilan lamang ang kumakain ito. Ito ay dahil bihira lamang itong tumubo sa isang lugar, at madalas sa kagubatan lamang matatagpuan. Ito ay tumutubo na gaya ng isang puno. Ang pinakatalbos nito ang siyang masarap iluto, at ihalo sa mga pagkaing may sabaw, gaya ng sinigang at munggo. Masarap din ang ginataang bago, ngunit maaaring pumait ang lasa nito kapag naparami ang niluto mong dahon. Ang bunga ng punong bago ay nakakain din, ngunit dapat muna itong lutuin bago kainin. Sinasangag lang ang mga buto nito, hanggang sa maging malutong ang balat. Paalala, kapag kukuha ka ng dahon ng bago, ay mas mabuting tingnan muna kung may ahas ang paligid ng puno. Ito naman ay hindi lang basta bulaklak lang. Pwede itong kainin. Pihira lamang sa isang bulaklak ang gawing pagkain at isa ang katuray. Kung mapapansin ninyo ang dahon ng katuray, parehong-pareho ito sa dahon ng sampalok, o kaya naman ay ipil-ipil.
Iba-iba din ang kulay ng bulaklak nito. May pula, dilaw, at puti. Kilala ang katuray sa mga sangkap sa pagluluto ng mga Ilocano. May lasang mapait ngunit isa itong mahalagang sangkap upang madagdagan ang sarap ng lasa ng isang putahe. Sa katunayan, ang katuray ay mayaman sa protina, vitamina C, at calcium na kailangan ng ating katawan. Bukod sa ginagawang gulay ang bulaklak, mahusay din ang mga dahon nito bilang tsaa. Labong naman ang tawag sa pinakaubod ng isang papausbong na kawayan. Salamat sa biyayang taglay ng kagubatan kung saan ito matatagpuan. Bukod kasi sa mga gamit sa bahay na gawa sa kawayan, ay nagbibigay din ito ng pagkain mula sa ubod nito. Medyo maproseso ang paghahanda nito, dahil ayon sa mga eksperto, ay may taglay na lason ang labong kapag naihain ng hilaw. Kailangan ang maijing pag-iingat sa paghahanda nito, at kailangan pakuluan muna bago lutuin upang mawala ang lason. Nakatutulong din ang pagpapakulo upang mawala ang hindi magandang amoy ng labong. Masarap ang dinataang labong, at mabuti sa katawan dahil nagpapalakas ito ng ating resistensya. Bagay din ito sa mga taong nagpapapayat. Maaring nakakain ka na ng ugat ng kamoteng kahoy, pero alam niyo ba, na ang talbos ng dahon nito ay pwede palang kainin. May mga lugar sa Pilipinas na nagluluto at kumakain ng talbos ng kamoteng kahoy. Pinakamagandang putahe ang ginataan na may kasamang sili at alamang. Siguradong mapapa-extra rice ka sa sobrang sarap nito. Kung pagmamasdan naman ang mga halamang ito, ay gaya lang ng mga ordinaryong halaman na tumutubo kung saan-saan. Madalas na hindi pinapansin sa pag-aakalang wala itong halaga, o ordinaryong halamang ligaw lamang. Dala na rin siguro ng kawalang alam ng karamihan, na ang halamang ito ay pwede palang kainin. Ito ang halamang kulitis o amaranth. Tinatawag din itong Chinese spinach. Maraming sustansyang taglay ang halamang kulitis, at nakapagpapagaling ito ng mga may karamdaman. Alupon, himbabaw, at baig. Yan ay ilan sa mga katawagan ng halamang ito, na ang English name ay birch flower plant. Isa itong uri ng puno na namumulaklak ng pahaba na parang uod. Bagay na panghalo sa pinakbet at deningding. Pwede rin itong igisa, parehong nakakain ng bulaklak at dahon nito. May taglay itong antifungal, anti-inflammatory, at antimicrobial properties. May alam ka pa bang di pangkaraniwang gulay na wala sa bahay kubo? E comment mo na yan!